Sa ibang balita naman, pinaniniwalaang nakapuslit na papuntang Taiwan ang tatlo manong Chinese drug lord na itinakas kahapon habang papunta sa korte. Sinisilit naman ng PNP ang tila maluwag daw na paghawak ng Cavite Provincial Jail sa mga high-profile na preso. Jun Loyola, ikwento mo. Wala pang isang minuto. Ganito raw kabilis ang pag-rescue ng mga armadong lalaki sa tatlong Chinese inmate na dadalhin sana sa korte sa 13 Martires, Cavite kahapon. Sa reenactment ng mga pulis, hinarang daw ng isang van ang sasakyan ng provincial jail, 4 metro mula sa kulungan. Agad bumaba sa van ang hindi bababa sa 10 armadong lalaki. Dinisarmahan nila at pinadapa ang 4 na jail guard sa katinangayan tatlong Chinese inmates. Bumalik sa provincial jail ang 5 jail guard na nakamotor para humingi ng tulong. Ilang kilometro ang itinakbo ng van bago ibinaba ang Pilipinong inmate. Bali yung pulang sasakyan, which is yung puti. Yes. Anong ginagawa dito that time? Naka-idle lang ba siya dito? May information na more or less 2 hours before nandito na sa area. Puna ng CIDG. May mga butas sa ginawang pagbabantay ng provincial jail. Una, kulang ang baril ng mga guard. Gayong high profile ang mga binabantayan nila. Imbis na shotgun, isang kalibre 45 at 9mm lang ang dala nila. Pero depensa ng warden, nagka-problema sa gun ban exemption ang kanilang mga long firearms. Kasi kasama kayo sa kone, kasama kayo mga jail guards as one of those performing mga ganitong duties na nag-escort ng mga... Kasi po, nagbatay po kami doon sa pagkakapareceive po ng letter ni assistant doon po sa COMELEC na kailangan pa nga po marami pong requirements na hiningi sila. Napakadali rin daw buksan ang sasakyang ginamit para sa mga inmate. Muling dumipensa ang warden. Isa lang naman po iyon sa mga sasakyan namin ganun. Nagkataon nga lang po talaga na ang court hearing namin kahapon is bali 4. So yung po 3 nagamit na namin po sa labas and then ito nga lang po yung natira dahil malapit. Sinuspindi na ni Governor John Vic Remulla ang 4 na jail guard. Sa huling impormasyong nakalap niya, nakasakay na raw sa bangka at nakapuslit sa Taiwan ang 3 akusado. Na-trace daw sila gamit ang cellphone na kinuha ng mga suspects sa isang jail guard. Pero walang ganitong impormasyon ang PNP. Tinitingnan ng mga otoridad ang posibleng kaugnayan ng Osamis at ang Pangkulangko Group. Sila nga yung lumalabas na mayroon din kakayahan na i-execute ng ganitong mga plano. Inaalam na rin ng PNP ang impormasyong kaugnay sa pagsulat umano ng isang PNP official kay Justice Secretary Leila De Lima noong August 2011. Itinimbre daw na opisyal ang plano pag-rescue ng ang Pangkulangko Robbery Group sa mga Chinese inmate kapalit na 50 milyong piso. Iniimbestigahan na rin kung may kaugnayan sa insidente ang 5 lalaki na nahulihan ng mga baril sa checkpoint sa Pampanga. Juliola, News 5.